Ni-raid ng mga otoridad ang isang resort sa Puerto Galera na umano'y pugad din ng illegal na pogo. Ayon pa sa kanilang pag-iimbestiga, eksklusibo lang daw ito sa mga Chinese. Magbabalita si May Ann Los Baños. Magkakasamang nilusob ng National Bureau of Investigation at Philippine Army ang resort na ito sa ibabaw ng bundok sa Puerto Galera Sabado ng gabi. Tumambad ang mga slot machine, gambling paraphernalia, mga laptop, SIM card at iba't iba pang gadget. Pero walang naabutang nagsusugal. Natulugan siguro nga sila yung presyon. Pero fresh pa yung mga naiiwan na mga chips, mga cards, mga Naaresto ang may-ari ng resort na isang Chinese-American. Wala pa siyang pahayag. Nasa 40 dayuhan naman sa loob ng resort ang sinita na karamihan ay mga Chinese. Hiningan sila ng passport para malaman kung legal ang pananatili nila sa bansa. May higit 60 kwarto at kasing lawak ng isang football field ang lupang sakop ng resort na halos 6 na kilometro ang layo sa munisipyo. Ayon sa NBI Mima Ropa, exclusive umano sa mga Chino ang resort. Itinanggi ito ng isang security guard doon. Wala rin daw silang nakikitang anomalya sa loob. Sa ngayon, business as usual sa resort. Nakikipag-ugnayan ang NBI sa Bureau of Immigration para matignan ang dokumento ng mga dayuhang nakita roon. Sa pagdinig naman sa Senate Committee on Ways and Means, suportado ng iba't ibang ahensya ang pogo ban. You have seen the extent of criminal activities being conducted in some of the IGLs and pogo facilities, particularly human trafficking, cyber fraud, prostitution, etc., which to us has become a very serious national concern. Tingin din ng Department of Finance kahit paaabot sa mahigit 166 billion pesos ang kikitain ng bansa mula sa mga tax sa pogo, dehado pa rin ang ating gobyerno. Aabot daw kasi sa mahigit 265 billion pesos ang nawawalang investment dahil sa masamang reputasyon na nakukuha ng ating bansa dahil sa mga pogo. Kahit ang NEDA, DICT at Bureau of Immigration, pabor din na tapusin ang operasyon ng pogo sa ating bansa. Lumabas din sa pagdinig ang nasa 20,000 Pinoy pogo employees na mawawalan ng trabaho oras na ipasara na ang mga pogo sa bansa. Kaya suwestiyon ng DOF baka pwedeng hindi biglaan ang pagpapatigil sa pogo operations. Ipinasilip naman sa mga miyembro ng media ang bagong tayong detention facility sa Senate Compound kung saan ididetine sina Bamban Mayor Alice Wu at ang kanyang pamilya oras na maaresto sila. 6 hanggang 8 tao ang kasya sa pasilidad. May 3 bunk beds dito na ang 2 ay bago pa. May aircon sa kwarto at may mesa kung saan sila pwede kumain. Mayroon ding banyo sa loob. Her security 24/7. I've done it before. I was a commander before, and I assured the people within my area of responsibility that they're safe. Sagot din ng Senado ang mga pagkain ng mga madedetine mula breakfast, lunch at dinner. Pwede rin sila mag-order o magpadala ng pagkain. Pwede rin silang bisitahin ang pamilya at abogado nila. Ayon kay Senate Sergeant-at-Arms General Robert Angkan, noong nakaraang taon pa ito pinatayo dahil sa dami ng mga napapakontempt sa Senate hearing. Matatanda ang napakontempt din sinago dahil sa hindi naman pagsipot sa mga pagdinig. Bawal ang gadget sa pasilidad at kung kailangan tumawag o mag-text, pwede nilang hiramin ang cellphone ng nagbabantay sa kanilang osaa. Pero sinabi ni Senate President Chis Escudero, ipapareview niya ang rules dahil tingin niya hindi naman delikado kung payagan ng detainees na magpasok ng cellphone. This is not a punishment for the commission of any crime. Itong pagdetene sa kanya ay para tiyakin lamang na siya ay mag-a-attend ng pagdinig ng Senado. Para sa 1PH, May Ann Los Baños, News 5.